Jalzy TV. Si Mang Caloy, isang biyudong ama na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Matapos manood ng pelikulang 7 Days, nagkaroon siya ng pangarap na muling makabalik sa Pilipinas ang kanyang tatlong anak na nagtagumpay na sa kani-kanilang buhay. At talagang very proud siya sa mga naabot ng kaniyang anak. Kasama naman niya ang bunso nila na may Down syndrome na si Inkoy. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi umuubra ang pangarap ni Mang Caloy. Walang epekto ang mga simpleng dasal at pagpupumilit na makasama muli ang kanyang mga abalang anak. Naisip ni Mang Caloy na gumawa ng isang kwentong hindi totoo para lamang mabuo ang kanyang mga anak. Inimbento niyang nagkasakit ng malubha si Inkoy, ang kanilang bunso. Alam niyang hindi nila matitiis ito. Nang bumalik sa Pilipinas ang kanyang mga anak, halos maluha si Mang Caloy nang makita niyang buo ulit ang pamilya niya. Ang kaso hindi natupad ang plano ni Mang Caloy. Nang malaman nila na it's a prank lang pala ang lahat, sa halip na maging masaya lang ang sitwasyon, nagkaroon ng masalimuot na bangayan, paninisin na nag-aaksaya lang ng oras ang kanilang ama para gawin sa kanila ang ganun pagbibiro. Nagyayabang ang bawat isa sa kani-kanilang mga tagumpay sa buhay at ang masakit, naglalaban-laban pa sila sa kung sino ang pinakamahusay na anak para sa kanilang ama. Nagalit si Mang Caloy sa inugali ng mga anak niya. Nagbago na ang mga ito. Ang simpleng hangarin niyang muling magkaisa ang pamilya ay naglaho papunta sa kaguluhan at pagyayabang. Pero sa kabila ng lahat, may mas pinatutunayan ang nangyari sa kanila na hindi siya kayang pabayaan ni Inkoy ang kanyang anak na may Down syndrome. Alam ni Inkoy ang tunay na halaga ng papa niya sa kanyang buhay. Sa gitna ng mga bangayan, napansin ni Mang Caloy ang pagmamahal at katapatan ni Inkoy. Habang pinapanood lang niya ang mga kapatid niyang nag-aaway, lumapit siya sa kanya at niyakap siya nito at sumenyas lang siya sa papa niya ng, "Okay, papa?" Dahil hindi siya iniwan ng kanyang bunso, kahit sa kabila ng lahat ng pangyayari na natili siyang tapat sa kanyang ama. Na-realize ni Mang Caloy na ang tunay na tagumpay ng kanyang mga anak ay walang kabuluhan kung hindi sila nagmamahalan at nagtutulungan sa loob ng kanyang tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagbago ang pananaw ni Mang Caloy. Sa halip na magalit, sinabi niyang ang pinakamahusay sa kanyang mga anak ay si Inkoy. Napatulala ang lahat ng anak niyang nag-aaway. Ang pagkakaroon ng matapat na puso at pagmamahalan ang tunay na nagpapaligaya sa kanilang ama. At yan ang ginawa ni Inkoy sa kanya. At para sa kanya, si Inkoy ang pinakamatagumpay niyang anak at hindi sila. Nag-iyakan ang mga anak niya sa mga narinig sa kanilang ama at natauhan sa mga inaasal nila. Ang tagumpay ng kanyang mga anak ay walang kabuluhan kung hindi sila magkakasundo at magmamahalan sa loob ng kanyang tahanan. Sa pangunguna ni Mang Caloy, nagsimula ang proseso ng pagpapagaling at pagbabalik loob ng kanyang pamilya. Ang pagpapahalaga sa isa't isa at ang pagtanggap sa kahinaan at kakulangan ng bawat isa ay naging susi sa tunay na tagumpay ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, natutunan nilang pahalagahan ang pagsasama-sama at ang diwa ng tunay na pagmamahalan. Sa bandang huli, si Mang Caloy ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya at pagiging tapat sa isa't isa. Ito ay pagbibigay-pugay sa nagawa ni Inkoy sa pamilya niya nung siya'y nabubuhay pa. Ang pagmamahal ni Inkoy, na kahit may kakulangan, ay nagbigay inspirasyon sa buong pamilya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa tagumpay sa labas, kundi sa tagumpay sa pagmamahalan at pagunlad ng kanilang samahan bilang matatag na pamilya. Mabuhay ka, Inkoy! Salamat sa iyo! Ito ang Jalzy TV. Kung nagustuhan niyo ang aming content, please subscribe. Paalam!